Yo, mic check. Welcome back dito sa aking reaction video. At bago yan, shoutout muna syempre sa Fubu. Yeah, what's up Fubu? Maraming salamat palagi. RNR, Black Manila, Hype Beat, Polorap Battle League. Ayun, sa mga naghahanap ng liga, ha? Nasa description yung link ng Facebook, mag-message lang kayo diyan. Ben. At ayun, ang gagawa natin ng reaction video ay Looney versus Plasma 2016 Isa Buhay Finals. Nakalimutan ko na kung ano mga binanat nila dito, pero yun, bago natin simulan yan, tulad ng lagi nating ginagawa, babati muna tayo sa ating mga viewers para sa inyo to. Chong, pa-next po, Ebi Ready versus Carlito. O nga pala, sige, gagawa natin yan. Pabati na rin kay Boss Laverne alias Agul, Mapagmahal 125 ng Monarch Engineering. Yeah, what's up sa inyo dyan? Pa-shoutout po Tito Shernan from Kalumpit, Bulacan, at pa-request po 3GS Royal Rumble Battle yung ni Lil Sisa. Pwede. Sige, gagawa natin yan. Yung Royal Rumble namin na dedication namin kay Lil Jan. Tito Hazy. Piling ko matagal nang nanonood sa akin to. Tawag sa akin na Azzy. Kasi ayun talaga ang sa flip top, isa yun sa unang tawag sa akin. Azzy. Kasi pinarody ko si Domingzy. Tito Hazy. Mali nga lang spell o. H-A-Z. Pa-shoutout naman sa pinakamamahal kong si Carmelita. Next naman po, sana Saito versus Abra, Warren from Bulinao, Pangasinan. Yo, no? Idol, pa-shoutout anak ko, Jaira Pamitan from Isabela, pa-review Ebi Ready versus Carlito. Thanks, Idol. Sige, dami nagre-request niya na. Para yung iba kasi hindi pinanood dyan kasi ang pangalan ay iba. Kaya halos walang, hindi nag-million views. Pero kung nilagay dyan, M-Site versus Sayad, for sure, million views yan. At kumakikita agad yung picture nila. Ito nga palang pinabasa kong comment ay galing sa Lanceta versus Lil Jan. Pa-request ito, Sherlan, mga laban ni Camel Toe sa flip top. Okay. So, gawa muna natin to. Looney versus Plasma, Isa Buhay 2016 Finals. Balikan natin. Let's go. Tiglimang minuto dapat. 9 judges. Pahingan natin. Huling laban ng taon. Isa Buhay Finals, unang banat plus. Yo! Round 7! Round 7, game! Wala na raw debate. Ano man daw ang aking atake, siguradong panalo na to. Ito na raw ang wakas ng kabanata ko, sabi ng mga tagahanga mo. Para silang si Nostradamus, alam na agad nila ang resulta ng laban na to. Pero lagi niyong tatandaan, tang ina nyo, sa lahat ng propesiya ni Nostra, yung araw ng katapusan lang ang hindi nagkatotoo. Totoo ba yon? Hindi kasi ako napapakinggan ko si Nostra pero hindi ko siya nasubaybayan. Pero totoo ba yung sinabi ni Plasma na sa lahat ng hula ni Nostradamus yung katapusan ng hindi nagkatotoo? Anong klaseng katapusan ba yun? Yung katapusan ng mundo, etc. Ganun ba? Pa-comment naman, maraming salamat. Siya ni Nostra yung araw ng katapusan lang ang hindi nagkatotoo. Hayop ka! Buong bansa, gusto kong makitang matumba. Kahit aking mga kapitbahay, pamilya, barkada, sa'yo, pumusta. Sa mga ko pumunta, tanong nila, bakit di ako kinakabahan? Ang kompetisyon sa akin, baliwala. Tang ina, tao lang yan. Eto na ba, Diyos nyo? Pwes simulan nyo ng manalangin na yon. Garantisadong durug to. Kung lyrics mo, mala-impacto yun sa akin, dragon. Malakas loob ko. Ginagawa kong pagkain ng mga bala ng kanyon. Nung sinabi mo kami galing sa tamod mo, doon ako lumayas at nagpaampon. Ang ganda nun. Ako'y parang dragon, malakas nasa loob ko, which is yung tinutukoy niya yung pagbuga ng dragon. At yung sinabi niyang lahat ng rapper nasa, galing sa tamod mo, kaya siya nagpaampon na sumali siya sa grupong ampon ang last nun. Kami galing sa tamod mo, doon ako lumayas at nagpaampon. Hindi wasto mga tira mo, sa crowd reaction ka lang umaasa. Tanging habol mo lang maging trending, habol ko ang iyong pagkasira. Huwag na huwag mo pagyayabang sa akin yung million views mo. Walang bisa, dahil kaya pa rin kitang patayin nang walang nakakakita, parang ninja. Bakit nga ba siya malupit? Dahil ba sa kanyang mga komplikadong multi, ginagawa na dati yan ng BB Clan, particular si Chemical Ali.
Pinakamalakas daw na diss track yung isang bara ka lang. Anak na putya, imbento yun. Dekada 90 pa lang, hari na ng hardcore rap ang Ghetto Dogs. Mahusay rin daw siya sa ibang lingwahe. Di naman ako nagalingan sa F with this G. Noon natututo ka palang mag-English, nandyan na Master Plan at SBC. Yung mga nagawa mo ay nagawa na noong 90s. Kaya na ang bagbo sa industry ay wala. Anong pinagsasabi mong hari? Gago! Baka hari-harian ng tugma! Si Plasma ang iyong pinakamalaking banta. Win or lose, sobrang malas mo. Ito lang ang battle mo na hindi magkaka-million views. Dahil wala... Gago po na. Sobrang malas mo. Ito lang ang battle mo na hindi magkaka-million views. Dahil wala akong pakes... Pero million views siya. Tingnan natin. 6.7 million. Tangina, solid pa rin. At hindi lang dahil kay Looney yun, dahil kay Plasma. Malaking bagay lang talaga na si Looney at ang nandyan. Pero nakatulong din si Plasma. Pero yun nga, lamang si Looney dyan. Dahil wala akong pake sa atensyon at mananatiling ganon habang ako'y humihinga. Doon pa lang lamang na ako. Hindi nalalaos ang hindi sikat. Masyado ka ng pabida sa takilya. Dapat nang isarado ang pinto. Bilang veterano, kailangan mo rin magbigay daan sa mga bago sa laro. Malulugi nga ba ang liga pag wala na siya? Ang larangan to ay malabong huminto. Tumingin lang kayo sa underground. Doon lagi nakatago ang ginto. Bihira ka lang lumaban dati. Tapos na yon, bigla kang aktibo. Halata ka iho, makasariling unggoy. Gusto siya lang ang laging paborito. Ang dami ng bago rito na may mas advanced pang stilo. Aminin mo na, kaya ka lang ulit sumabak dito dahil natatabunan ka na ni Sak at Sinyo. Oo, marami ka pa rin taga-suporta. Kaso puro mga buwisit na bata. Bigla na lang humihiyaw kahit di naman intense yung bara. Galawang Johnny Cage to. Mga kamay ko, mabangis puminsala. Samantalang tong diva na to, kailangan pa ng fans sa battle. Ikaw si Princess Kitana. Okay. Kailangan pa ng fans sa battle. Ikaw si Princess Kitana. Ang alam ko, Katana yun ah. Correct me if I'm wrong ah. Ang pagkakaintindi ko sa sinabi niyang Kitana or si Katana ay sa Mortal Kombat na gumagamit ng pamaypay o fan. Ang pa ng fans sa battle, ikaw si Princess Kitana. Maraming tumatak na linya, although hindi ganun ka-trip ng crowd yung style ni Plasma, pero marami pa rin malalakas. Yun nga lang, kaso hindi natin pwedeng isang tabi na luni kalaban mo. Mag-isip ka ng paraan, eh crowd favorite 'yan, kumbaga teritoryo niya, pinasok mo 'yung teritoryo niya, hindi pwedeng ito lang 'yung gusto mo. Kailangan champ finals 'to eh, kailangan may gawin kang isang bagay na pwedeng makuha mo 'yung loob pa rin ng crowd at the same time matalo 'yung style ni Looney sa pamamagitan ng style mo at taktika mo. Malalakas 'yung mga sulat ni Plasma, kaso hindi na tri-tripa ng crowd, kaya Malakas pa rin naman. Pero yun, tignan muna natin. Looney, round 1. Sa wakas! Mangyayari na rin ang matagal ng pinapangarap ng lahat. Kaso lang, hindi yata ito yung ilong na inaasahan kong makaharap. Kasi hindi ka naman pango, hindi ka rin naman sarat. Pero yung butas talagang tago, tapos ang kapal pa ng balat. Ngayon, oras na para turuan si Acer at si M-Sight kung paano pumatay ng rapper na walang sex life. Sa sobrang laki ng ilong, kaya niyang mangulangot habang naka-west side. Gago yun. Kasi tingnan niyo naman, ang cute-cute ng boss natin. Hugis pa lang ng ilong, kala mo, hood ng Volkswagen. O, tinan mo yung muka, nakabusangot. Halatadong pikon na. Sobrang laki kasi ng espasyong nasasakop ng ilong niya. Kaya nakakatakot to si Plasma, lalo na pag besipon siya. Bukod sa malapot, buo yung kulangot, tumitibok pa. Tangina, gago. Kuya Kev, yung ilong niya, pakitutukan naman. Pakitutukan naman. Oh, partida, zoom out na yan. Yung kita, isang butas pa lang. Sasamahan nyo? Yung ilong niya, huwag nyo ko pinagtatawanan.
Alam nyo ba, sa ibang tribo, gwapo yung mga ganyan? Mukha kang unggoy na tinuruan magbihes. Isa kang produkto ng incest. Ganito resulta pag pilit pinagkantutan sina Mike at Susan Enriquez. Kasi di ba anak mayaman ka? May sariling kotse ka pandala? Eh ba't ganyan pa rin yung ilong mo? May pamparitoke ka naman pala. Alam nyo ba? Isang linggo aking nagamit para mag-ipon ng lait para lang dito kay pangit. Kaya di nyo masasabing dikit yung laban kahit magrap ako sa harap mo ng ganito kalapit. Tangin ang lakas nun. Hindi mo masasabing dikit ang laban kahit magrap ako ng ganito kalapit. Tangin na. Kahit magrap ako sa harap mo ng ganito kalapit. Underground daw ang magkakampiyon. Huwag mo nang takutin mga tao. Assuming ka masyado. Pangarap niya kasi na si Looney ay matalo, ngunit yun ay mas malabo pa sa legalisasyon ng dubi sa bansang to. Walang kasing husay ang mga tugma ko, makulay at detalyado. Mas malakas pa ako makagago dun sa negrong kumag na Italiano. Isa kang full-time na empleyado, part-time puta ng ilustrado. Kapag tinunaw ko yung taba mo, pwede nang pang full tank ng eroplano. Kasi horrorcore tong kalaban ko. Kaya pala mahilig sa bungo. Horrorcore na birhen, kaya siguradong magiging madugo. Tatalupan ko yung buong katawan mo, yung talagang labas, buto at muscle. Tapos yung balat mo mismo ang gagawin kong costume sa sunod kong battle. May pasyenso-tsyenso ka pa nalalaman dyan? Walang iya ka? Pag pinugutan kita ng ulo, lalagariin ko yan. Gamit bala! Kasi horrorcore daw siya. Pero pag nag-rap ka, alam mo, nagbabasa ng homily. Tandaan mo, pag Pilipino na nag-horror, kadalasan nagiging comedy. Yung laban nila ni Aser, inantok lahat. Mula Pinas hanggang Riyadh. Lamang lang yata yung battle nila Jay Skin sa Tihuan Tamad ng dalawang hikab. Gusto nyo ba gawa natin na reaction video yun? Jay Skills versus Juan Tamad? Napanood ko rin yun eh. Kahit nga yung masterpiece, share nun. Ayoko nang panoorin ulit eh. Share ng Luxoria, ayoko na rin panoorin. Nawala ng gana yung mga tao sa sobrang pangit ng laro. Pinagbasihan nalang ng mga hurado kung sinong rapper mas bano. Tangina. Utak sa tanista, pero kulang sa karisma. Lumaki kang spoil, kaya sa mga tulad ko, panis ka. At kung sumbatan lang din ang mga naitulong kay Enigma, mga case lang ng birang binuhat mo sa akin buong liga. Ang ina, naging angulo kay Plasma yung pagbubuhat ng case eh, no? Putang ina, kagoy. Kanina ko ba narinig yung angulo na yun? Parang kay MZ yata. O sino pa ba? Basta ganun, marami ako. Alam ko sa 3GS galing yun eh. Anyway, para sa akin, Looney yun, mas effective. Mas maraming magagandang punchline. Mas trip ko. Although malakas talaga si Plasma, kaso tournament to, kailangan hindi ka mag-stick sa isa style na gusto mo lang, na parang, hindi, eto lang ako. Mananalo ko gamit to. Pwede sana kung talagang sobrang effective nung sulat. Kaso, hindi ganun ka-trip na mga tao eh. More on, mas maraming makaluni dyan. Kaya dapat mag-isip ka ng ibang taktika. At the same time, kung gusto mo talaga yung style mo, paninindigan mo, gagawin mo ng mas malakas. Pero mag-iisip ka pa rin talaga dapat ng ibang taktika dyan. Dahil, kumbaga ano, teritoryo ni Looney yan eh. Yung pinasok mo eh, pucha. Pero ano, round 1, Looney ako doon. Round 2, Plasma. Hey. Tangina, puro ilong yung mga suntok mo, puro tukol sa ilong. Wala na bang mas didiin diyan? Huwag mong ginagago yung ilong ko, maraming babaeng pumipisil diyan. Oh, at eto sabi mo kay Tipsy D. Ang agwat namin dalawa ay singlayo ng Andromeda. Ako'y halimaw sa entablado parang Phantom of the Opera. Basa-basa din ng konti, Chong, para yung mga reference mo mas malinaw. Yung Phantom of the Opera, deformed lang siya. Hindi siya halimaw. Tapos ito, hirit mo kay G-Clap. Kung totoo man yun, hindi ko kasi alam yung sinasabi ni Plasma. Kung totoo man yun, ang lakas nun. Ang lakas na punto nun. Kaso nga, parang katulad ko, marami rin sa audience ang di alam yun. Kaya hindi nakapag-react.
Yung Phantom of the Opera, deformed lang siya. Hindi siya halimaw. Tapos ito hirit mo kay G-Clown. Kasi ikaw yung klase ng payaso na dapat pinapaalis na sa flip-top. Ako naman yung klase ng payaso na makambokalista ng Slipknot. Halatang di ka nakikinig ng ibang genre. Kaya sa mata ng mga tunay, mahina ka. Yung clown sa Slipknot, hindi siya vokalista. Percussionista siya. Tuturuan yun. Ang ganda punto rin nun, kung tutuusin. Ang ganda ng punto nun. Kasi si Looney, ganyan din naman siya sa ibang laban niya eh. Kay Tipsy din, sinabi mo ganito, ganyan. Tapos nahimay ni Plasma yun. Ang ganda rin punto nun. Tangina, ang lakas nun. Para sa akin, malakas yun. Kung hindi man na-appreciate din ng crowd, malakas yun. Yung clown sa Slipknot, hindi siya vocalista. Percussionista siya. Alam din ni Looney eh, putang ina eh. Pero binitaw niya yun. Baka trap to ha, puta, baka trap to. Tuturuan, yo. Tuturuan kita umunawa ng ibang tugtugan. Pero gagamit ako ng brutal na taktik. Hampasin kita ng gitara sa ulo hanggang bumuka. Para maging open-minded ka sa music. Tapos kay Balakid naman may linya kang ganito. Wala akong pake kung kurso mo ay cultural arts. Sa rap battle, kailangan puso, hindi puro lang smarts. Taglish na nga, pero sablay pa rin ang grammar at plural form. Nakakabobo ka. Sino ba impluensya mo sa liga? Si Trouble Sam? At huwag ka na magrebat, sapagkat ikay huling-huli na. Hindi ka mema, ikaw ay memamul. Memamulti lang. At pag-usapan natin yung laban ni Abra at Price Tag. May nangyari noon na di pa kumakalat. Di ba nagkainitan noon, yung grupo ni Price sa gera handa nang sumabak. Sa backstage, bigla ka naglakad papunta sa kanila. Kala ko may ibabanat. Pagdating sa gitna, bigla ka huminto. Naghintay ng aawat. Kaso walang dumating na bouncer. Yung angas mo na udlot. Humirit na lang ng tol. Congrats. Nice battle. Nanginginig pa si Hindot. Naging vegetarian ka bigla nung may hinain na beef. Tangina, supot. Daig mo pa eksperto sa origami sa bilis mong tumitlop. Ilang beses... Ina, ang lakas nun. Lakas nun. Tangina, lakas ng round 2 ni Plasma. Rin niyang inatrasan yung hamon sa flip-top. Di kaya panindigan yung pagkasiga niya. Siya ay kuripot na nagsya-shopping. Nung nakita yung price tag, umiwas siya. Ano? Akala mo perpekto ka? Dapat sa'yo makatikim ng sapak. Di porket ikaw ang pinakasikat ay malupit na agad. Di porket ikaw ang pinakasikat ay malupit na agad. Isa rin ako sa mga tumitingala sa'yo. Pero ibahin mo ako, Brad. Kasi habang ako'y nakatingin sa taas, magpapaputok ako ng rifle parang may nililibing na parak. Magpapaingay ng crowd. Tapos yung mga bara isisigaw. Para kunyari, malakas ang punchline. Yung pinapakita mong imahe ay sapilitan lang pare na parang fansign. Madalas akong swabe. Pero pag umatake, walang sablay. Subukan mo akong gawing stepping stone. Tangina mo, meron tong landmine. Yo. Tangina, walang tapon sa round 2 ni Plasma. Ang lalakas. Although hindi talaga siya trip ng crowd nung panahon na to. Siguro ako rin, kung nandun ako sa ano, mas pakikinggan ko talaga si Looney. Kasi nung mga bago-bago ako sa flip-top, hindi ko talaga trip yung mga gantong style. Yung mga bars na yan, putangina na parang ano nga eh. Mas trip ko talaga yung mga comedy. Pero ngayon na, tagal ko na rin sa flip-top. Ang dami ko na napapakinggan. Na, ngayon ko na-appreciate yung mga gantong bagay na putang lakas. Sa totoo lang, nakaka-ano nga siya eh. Nakakawala ng style pag nakikinig ka na ng maraming battle o ibang rapper. Parang lumalayo ka na sa dating ikaw eh. Kasi putangina, ang lakas na ito, ang lakas na ito. Nakakalimutan mo na yung dating ikaw. Na, parang ako, ganun din. Sa kagustuhan kong mag-upgrade ng ganito, nakakalimutan ko na yung dating ako. Sa totoo lang, kaya parang minsan, tangina, battle pa ba ako? Kasi hindi na ako to eh. Ganun yung nangyari sa akin. Pero yun, basta hanggat kaya ko pa, babattle ako. Anyway, ang lakas ng round 2 ni Plasma, puta, solid. Kaarawan mo nga pala na yun. Bibigyan kita ng malaking cake pagtapos ng palabas. Pero imbis na magandang babae, si Fonger yung lalabas. Huwag ka rin mag-alala. Kakantahan ka namin ng walang hanggan. Pero hindi happy birthday to you, kundi mga awit ni Badang. Yung mga party hat, mga pagod na ulo ng grupo mo't pamilya. Maghahanda si Hannibal ng putahe mula sa kanyang kusina. Mukha mo itatapat ko sa cake. Tapos na yung legasiya sa liga. Dahil tinanggal ko yung mga kandila at pinalitan ko ng dinamita. Araw daw niya to. Kaya huwag ko daw siya laitin ng sobra. Ulul! Walang birthday sa akin. Parang saksi ni Jehovah. Ang lakas ng ender. Ang lakas na mula round 1. Mula umpisa ng round 2. Lahat, sa totoo lang, sunod-sunod yung punchline, yung magandang setup. Although hindi talaga siya trip ng crowd, pero malakas siya. Kung pagbabasihan yung sulat, lakas. Pero kung
mahalaga pa rin kasi yung crowd reaction, lalo't ano to eh. Kaya nga may crowd eh, malaking bagay din yan. Pero hindi ibig sabihin no na crowd talaga yung parang pinaka babase. Pero dahil sa live to, malaking tulong talaga yung crowd na yan eh. Pero para sa akin, malakas yung round 2 ni Plasma. Sobrang lakas. Round 2, pakinggan natin kay Looney. Tanginan na yun. Tanginan na yun. Makayang oras ang puta. Si Bonjing talaga ang Corey magpatawa. Akala ko pa naman Plasma Cannon na yung dala. Laser pointer lang pala. Di ka na nahiya sa... Laser pointer. Correct me if I'm wrong. Laser pointer ba yung maliit na nabibili natin sa may mga malalapit sa school? Na kulay pula yung ano? Na parang ginagamit din sa school, tinututok sa blackboard. Tas may kasabihan pa ata dati noon na bawal itutok sa mata, gano'n, parang gano'n. Ayun ba yun? Pa-comment, thank you. Para naman Plasma Cannon na yung dala, laser pointer lang pala. Di ka na nahiya sa flip-top fans at veterans, complete attendance. Kulang na lang umakit si An Mateo dito para mag-ledge dance. Hindi mo man lang sila mabigyan ng malupit na remembrance. 600 yung ticket, tas mga banat mo pang pre-entrance. Looney versus Plasma, puta, alam na kagad yung ending. Para nakipag-ispadahan ka sa katana ni Kenshin gamit yung espada pang fencing. Buong buhay mo ngayon ka lang magte-trending. Kasi kahit anong gamitin na search engine, kapag tinype in Plasma, isa lang ang lalabas dyan, nerdong virgin. Walang sex scene, panay wet dream, PG-13. Mas interesting pa sa buhay mo yung sex life ng mga penguin kasi sa eroplano ka lang yata nakakaranas ng check-in. Halatang sabik sa sibak tong feeling rapper na to. Kung naging driver ka ni Dilima, malamang naghe-helicopter kayo. Kasi di ba horrorcore ka? Horrorcore ka, di ba? Yung likuran mo, patatuan mo kaya kay batas na malaking pusit sa gitna. Kaso sa sobrang itim ng balat mo, dapat puti yung tinta. Kutis maduming ulik ba? Horrorcore tapos virgin, puta baka mang rape to bigla. Flip music! Flip music, ingat kayo dito. Baka kidnapin si Muriel. Ito pa naman yung tipo ng manyak na wala ng kiss, puro tel. Oy, tandaan mo, hindi kita kalibel. Kaliga mo si Tukel. Ang taas ng tingin sa sarili, parang kisame sa motel. Oh, taas ng tingin, sarili, kisame sa motel. Malamang di mo yun na-gets kasi nga, virgin ka. Tangina, lakas dun, lakas dun. Pinaka first time mo makipag-sex, tangina, next year pa. Pinaka first time mo mag-sex, next year pa. 9 inches daw yung kanya, pero hindi naman nagagamit. Baka 9 inches yung bulbol kasi hindi ka pa nag-aahit. Wala magpapasibak sa'yo kahit pangit na cheeks. Paano naman kasi to si Sir? Hanip sa trip. Akit ng ligaw yung t-shirt, naka-tuck-in sa brief. Bonjing ang puta. At kung napapansin ninyo, dalawa baba nito. Pag in-uppercut mo, tangina, nakakalito. Patagal ng patagal, lalo kang tumataba. Dapat pangalan mo Magma Man. Kasi magmamantika ka na naman mamaya! Sobrang takaw kahit ano kakainin. Kahit sa Eat All You Can, nabibitin. Biruin mo, 3 a.m. na 3 a.m. FB ng Jollibee, pini-PM. At kung papapiliin, kung babaeng naka 2-piece o kaya chicken, walang kaabog-abog niyang sasabihin, 2-piece chicken. Hoy, Mr. Plasma Cannon, kilalang-kilala na kita mula nun. Sobrang lakas lumamon, kahit saan magpunta, lagi may mang tumas na baon. Sa sobrang taba mo, nangingitim na yung mga puti mong brief. Ako payat, pero siksik sa THC yung taba ko, parang European spliff. Oh, nagets mo? Malamang hindi, bobo. Hindi ko gets yun, ano yung European spliff? Pakomment ako, kasi... Malaking bagay sa talaga sa akin na matuto sa mga bagay na hindi ko alam. Pa-comment ha, thank you. Spliff! Nag-gets mo? Malamang hindi, bobo ka kasi. Rapper na tanga. Pagkatapos ng battle natin, magkaka-fans ka na. Fans samantala. Pero wag mo naman sanang pe-personalin itong mga barakundala. Kasi binabasag lang kita para sa pera na parang alkansya. Baboy! Round 3! Round 3 na nga.
So para sa akin sobrang lakas talaga ng round 2 ni Plasma. Kaso nga tournament to, kailangan talaga mag-isip ka rin ng paraan na talagang hindi mo man mapatawa yung crowd, eh mapaano mo sila na parang, oh, damn, mapaganon. Ang bagay din talaga, kaya nga may crowd eh. Siguro, kasi hindi mo pa rin pwedeng baliwalain yung kay Looney. Kahit sabihin puro jokes yun, ang jokes ay bars pa rin. Ang bars naman, ang ibig sabihin ng bars ay magandang linya. Hindi lang siya tungkol sa technical. Pero kung meron ka namang jokes na ang ganda pakinggan, bars ang tawag doon. Kung technical yung sulat mo at napakalakas noon, bars ang tawag doon. Ano ba? Yung imagery, yung mga ganun na ang ganda pakinggan, bars pa rin yun. Hindi porket bars, ibig sabihin nun ay technical na dapat. Ang bars ay ang ibig sabihin ng bars ay yung magandang pagkakasulat o magandang pagkakahimay ng sulat mo at maganda yung punchline, maganda pakinggan, bars ang tawag doon. Kaya kahit na ang daming magagandang at magagandang sulat at technicalities, pwede kong ibigay kay Plasma, malakas talaga. Kaso tangina, overall Looney, crowd reaction, yung mga jokes niya pasok pa rin. Slight edge sa round 2 Looney ako doon. Bati muna tayo sa round 3. Aha. Pa-shoutout dito Sherman, Kenneth Ramos at Sabado Nights. Haha. Pa-shoutout Casanova ng Tondo. Jay Skills versus Batas naman Otit, sana mapansin. Tagal ko nang nagko-comment, wala pa din. Bonagua family from Balading, Malinaw, Albay. Pa-shoutout dito Sherman, Onat from Tondo, pa-request Paldogs versus Ice at Lip Cram versus Tulala. Salamat dito Sherman, more power sa iyo. Ah, ito yung sa liga ko, yung sa pulo. Sige, gagawa tayo niyan. Pa-review po, Liljan versus Nikki, salamat po. Pa-request, comedy battle, Nikki versus Liljan, sana ma-react. Yun, magkasunod pa yun ah. Sige, pipila natin yan. At round 3 Plasma. Round 3! Yo, ang stick figures nga pala na yun ay banda na. Kumuha pa kayo ng chicks na miyembro, yung kumakanta. At tatabunan yung rap nyo, yung mga tao sa chorus na lang namamangha. Kaya yung banda nyo nagbukang sanggol. Babae lang ang nagdadala. Nanalo nga kayo ng award, pero wala pa rin album. Puro hype lang pala. Pakisabi na lang sa babae yung vocalista na siya'y type ko talaga. Nung sini... Nung sinima... Ay, napakbo yun, gago! Na siya'y type ko talaga. Nung sini... Nung sinimulan mo yung proyekto na yan, akala mo na marami kang nauto. Ginahasa mo lang ang rap scene dahil nung pinasok mo, wala namang may gusto. Kaya kung maghahanap ka ng alternative sa karir mo, sa rock, huwag ka nang umepal. Style mo, pang karaniwan lang yung sa akin, experimental. Hindi ako believe sa'yo. Boses ko nagiging grunge. Pag ikaw ang nasa instrumental, magiging duguan ka na parang emo pag kinalabit ko gatilyo ng aking heavy metal. Anong reference yun? Sana sabihin ni Plasma. Kung ikaw ang kinikilala ng rap god. Ah, hindi sinabi. Hindi ko alam kung anong reference yung sinabi niya eh. Parang naririnig ko, parang punk, metal. Anong reference ba yun? Kung alam eh. Gatilyo ng aking heavy metal. Kung ikaw ang kinikilala ng rap god, ako si Mephisto. Di mo mapapantayan ang aking pagkasadista. Sa entablado ako, nagkakaroon ng devil horns parang mga rakista. Panis ka, pagdating sa marahas ng mga linya, ako ang nag-iisang tunay. Sakalang ako magbibigay pugay pag yung bangkay mo nakahandusay. Pwede rin kitang sundan sa impyerno at doon ikay magmimistulang gulay. Nagpapatunay na ako pinakamahusay kahit umabot pa sa kabilang isa buhay. Ang dami mo nang tinalikuran na tropa. Unahin natin yung schizophrenia. Tingnan mo resulta, si Juan Tamad mong balentong di na nakabuelta. Alam ko rin yung kay Jay Flava, bigla mong tinira pagkatapos ng ilang taong pagkakaibigan. Kung tropa ka talaga, pag may problema, dapat dinadaan sa usapan. Nagulat rin ako nun, nung inaway mo lalang bigla yung 6,000 goons. Hindi kasi kayo nagkasundo, ang gusto mo lang maging 6,000 loons. Pag hindi nakuha yung gusto, lipat ng grupo. Dapat lang natodasi na to, sobrang gutom sa atensyon, kinagat mo yung kamay na nagpapakain sa'yo. At nung nagtapat kayo ni Disaster, naging Disaster. Ni isang bara hindi pumatok. Konti na nga lang yung nakapanood, puro pa mga barok. At yung bolero rap battles daw original, ang dapat dyan kinuha yung question. Ilang beses nang ginamit ng King of the Dot at Don't Flap yung konseptong yon.
Araneta Dreams at BRB, isa ka sa mga nagpasimuno. Gustong gumawa ng sariling eksena, yun ang napansin ko nun. Sinubukan makipagkompetensya sa liga, epekto ng panibogho. Hihiwain ko tiyan mo at papasubo sa'yo, bituka mo, doon ka magbabalik loob. Ano, kulang pa ba? Pwestang ina ka, gagawin kong mas brutal pa yung paglakbay mo sa libingan. Pag siya'y dumapa, palakol sa panga, tapos bubunutin mga kukunya. Wala nang kaligtasan, tagain ang paa. At pag sumuko ka na, buhusan ng asido ang iyong napapanot na bunbunan. Luwa ang mata, wasak ang maka, sabay bubulagta, parang hinampas ni Negan. Hari ng morbid na stilo, naghahatid ng iyong tragic end. Basta fan favorite pinaparusahan ko, ako ang nagsulat ng Walking Dead. Kaya sinong manok nyo? Si Looney, taog na siya na yung taon. Ang flip-top babalik na sa pundasyon. Taga-underground ang magkakampyon. Tangay na! Mas malakas ang round 2 ni Plasma para sa akin. Yung round 1 at 3 ni Plasma, same ng lakas. At mas malakas pa rin para sa akin pa rin yung round 2. Round 3, Looney. Siya daw! Yo! Siya daw nagsulat ng Walking Dead. Sinungaling to si Loco. Ikaw yung Pilipino na Pinokyo. Kaso imbis na humahaba, lumalapad yung ilong mo. Sino ba dito makaplasma? Meron pa sa kanya natutuwa? O maliban dun sa isang bakla? Tang ina, grabe yun. Tang ina, lakas dun. Maliban dun sa isang bakla, alam ko naman talagang wala. Gusto ko lang ipamuka. Pero in fairness ha, ang astig pala ng voice niya. Underground daw siya forever. As if naman may choice ka. Alam mo bang isa ka sa pinaka-corny sa eksena? Hipokritong prosti ng sistema. Galit ka sa mainstream rap, pero bakit ka boses mo si Vendetta? Galit ka sa commercial rap, di ba? Tapos nagtatrabaho ka sa ad agency. Pakyo ka, fake MC, ni hindi ka nga kilala sa underground, hanggang doon ka lang sa basement 3. At dahil ang labo mo, bro, lilinawin ko lang para klaro sa'yo. Alam mo ba yung underground? Pinaganda lang yun na tawag para sa sino ba tong hayop na to? Sino ba kasi tong hayop na to? Enigma! Enigma, nasan ka? Enigma, may tanong pa ako. Akala ko ba isa buhay? Bakit sa kanya tatlo? Kasi kay Ketchup pa lang yata, dapat laglag na tong banlag na to. Ngayon ko lang napagtanto na mukhang gorilya tong kaharap ko. Mga bakas ng paa mo, kadalasan may kasamang kabao kasi kung lumakad ka pa ganto. Kaya wala ka pa nadadaling babae. Sex life mo palaging bakante. Paano ka naman kasi makakaranas ng rap, be? Eh kahit nakatalikod o nakaharap, pre, kamukha mo si Harambe. Nakina, sino si Harambe? Pa-comment, thank you. Anak mayaman to, pero yung kutis pambentong. Buhay na patunay na talagang hindi nakakaputi yung aircon. Laki sa layaw, Jeprox. Sarap naman ang buhay mo. Ako, mahirap lang ako. Pero bayad lahat ng utang ko. Wala akong hiningi. Lahat pinagpagurang ko. Ikaw hanggang ngayon, papigat ka sa magulang mo. 2017 na, tol. Baka lang kasi hindi mo alam. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin magaling. Ipatingin mo na yan. Kalidad ng lirisismo mo'y hindi na umaangat. Ako bawat laban lahat ng rima sumasapak. Daigo pa nakatulog ng hubad sa papag sa dami ng linyang tumatatak. Pangalan ng grupo niya, Writer's Block. Mga feeling lyricist at tsungak. Ganyan na ganyan tunog ng Writer's Block pag pinilit mong magsulat. At balita ko si Bata, si Apok, si Sayad, si Balakid, pati si Enigma, tinulungan to. Nakakahiya naman, mga tropa mo pa mismo nag-ambagan para lang sa pulutan ko! Sila-sila lang nagkakaintindihan ng kanilang mga lyrics na hinihirit. Kaya pala mga purista, kasi puro mga sarili lang ang iniisip. Sagana sa yabang, kaso tanga. Akala mo, alam mo na lahat, gago ka ba? Nagkalaman lang ng konti yung kukote mo, sinarado mo na. Mga puristan tulad mo, yung buhay malungkot. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong kumantot. Puro ka ganyan, puro ka ganon. Anak ng puta ka, ambot. Tandaan mo, mapapilak pa no ginto, basta puro malambot. Basta kaka-high blood ka pa sa batang ayaw makinig. Literal na putok-batok, kasi amoy baktol pati liig. Fuck the mainstream daw, wow. Putapeting-putapete lang yung peg. Palibasa, bugok sa underground, parang century egg. Samantalang ako,
Ako ay punong kahoy na sa tuktok ng bundok apo nakatanim. Kasi kahit anong tayog man ang aking marating, ang aking mga ugat ay mananatiling nasa underground pa rin. At tama na double entendre. Rektahan na para maintindihan na sinasabi mong bobo na masa. Kasi wala naman talagang underground at mainstream. Dalawa lang ang tunay na genre. Yung mga marunong talaga at saka yung mga tulad ni Plasma. At sa lahat ng pumusta sa akin, Merry Christmas! Tayong lahat ay magsaya! Sa lahat ng pumusta sa kanya, ang tanga mo talaga, talo na kayong dalawa. Looney ako doon. Kahit di ko na-judge yung round 3. Looney ako doon. Malinaw sa akin na Looney ang nanalo doon. Ayun, bati muna tayo mga kaibigan. Mabati muna tayo bago matapos ang laban na to. Bago matapos ang video na to, ay syempre, mabati muna tayo. Parehak naman ng mga kanta ni Easy Meal. Tulad ng sinabi ko noong nakaraan, hindi na ako nagawa ng reaction video sa mga kanta dahil meron ng copyright dahil sa Spotify. Pasensya na, ako'y gumagawa ng reaction video dahil gusto ko rin talaga kumita kahit paano at paano tayo kikira kung gagawa tayo ng reaction video sa mga kanta na hindi naman tayo kikita. Dito na lang tayo sa mga rap battle. Kahit pa paano, meron pa tayong kikitain. Shoutout po, Vince Bayona. From Longa po, haha, react mo po yung Romano Jaking versus JD Zerdeo. Malakas yung reaction namin dun kasi unang laban yun, haha. Tsaka may comment ako dyan, Tito Sharon, kung ano ba talaga yung nangyayari sa PSP ka po. Para mas malinaw sa'yo, sa iba kung bakit ganun yung crowd. Pero parang nagugustuhan ko na yung gantong salita. Try natin sa susunod na reaction video. Na ganito ang aking boses na para bang nakikinig ka ng ibang palabas. Ano yun? Tatapusin ko na itong palabas. Natatapusin ko na itong video na ito. Maraming salamat sa mga nakinig, sa mga magpapabari, lagyan ng pangalan at tagalasan. At kung sino yung gusto nyong gawan natin ng reaction video, i-comment nyo na rin at hanggang dito na lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw.